Hello guys, gusto ko lang po i-share sa inyo, no? Yung about doon sa vaccination, okay? 2 days ago, nagpa-vaccine po ako, okay? Siyempre, marami naman tayong mga nababalitaan about sa vaccination. After mo na ma-vaccine, may ganito-ganito kang nararamdaman. Sabi din nila, ilang taon na lang daw yung magiging buhay mo. Kaya, kumbaga maraming mga haka-haka sa buhay na mga ganun mga sinasabi nila na hindi naman natin na pwede yung paniwalaan yun na mga ganun mga pwedeng mangyari sa atin. Hey guys, eto na, nag-vaccine na nga po ako. Okay? Nakakaano din yung experience ng pag-vaccine kasi doon, pagpunta ko po doon sa clinic kasi doon po naka-schedule yung vaccination ko. Okay? Pagpasok ko sa clinic, sabi ng sa akin, nagtanong doon kung meron ba akong previous record na nagka-COVID, sabi ko wala. Okay. Then, after nun, kumuha ng gamot yung nurse na Indiana. Tinitingnan ko siya habang inaano yung pang-vaccine sa akin, yung syringe, tapos pinapasok niya doon sa syringe. Okay. Then, eto na, babaksin na po ako. Okay? Pinaganon ko na po yung aking ano kasi dito po babaksin. Okay. Tapos pag ganun sabi niya, hawakan ko daw dito, igaganon ko daw kasi babaksin niya, tutusukin niya na. Okay. Hinawakan ko ng ganito. Tapos segundo lang naman tapos na kaagad. Kaya sabi ko sa kanya, kalas, sabi niya, yeah, kalas. Okay. Okay. At ano, lumabas na ako doon sa room ng clinic kasi tapos na nga ako. Nilagyan lang ng bulak tapos malis na po ako. Tapos paglabas ko doon sa room ng clinic, hindi ka pala pwedeng palabasin na kaagad. Umupo ka muna doon just in 10 minutes. Pahinga ka muna konti. Kaya sabi nung may nag-abang pala doon paglabas ko, sabi niya, "Dek, kalas." Sabi ko, "Oh," sabi niya, "Just sit down, sit down." Kaya umupo muna ako doon ng in 10 minutes. Okay? Kasi mayroon palang iba na minsan hindi kinakaya yung pagturok or vaccination, nahihilo or nako-collapse or ganun mangyayari. Kaya yun yung purpose nila para kung sakali mang mangyari sa'yo dun, at least may tutulong sa'yo dun sa loob, okay, na mga staff dun sa clinic. Okay. Then, after 10 minutes, sabi nung nakabantay dun, sabi niya, Sadiq, ang ibig sabihin ng Sadiq is my friend, ganun yung sa Arabic, tawag nila, Sadiq, pwede ka nang lumabas. Kaya sabi ko, okay, lumabas na ako. Then, dun guys, after ng vaccination ko, pagturok sa akin, may mararamdaman ka rin na nung time na yun na parang nanlalamig yung dito mo, tapos yung kamay ko, itong kamay ko, yung dito na side na binaksin, talagang ang lamig ng kamay ko, kaya ginaganong-ganong ko that time. Okay? Kaya, noon, pag ano, lumabas na ako, tumakay ako ng taxi, pabalik ako dito sa shop. Pinapakiramdaman ko yung sarili ko. Okay naman, wala naman akong feel na kakaiba. Okay? Nung kinagabihan lang guys, kasi doon, nung binaksin ako morning, is 11 o'clock at a morning. Nung kinagabihan lang guys, parang na feeling ko sa sarili ko, naramdaman ko parang nilalagnat ako, parang mainit yung loob ng katawan ko, parang sumasakit medyo yung ulo ko, ganun yung feelings ko. Kaya uminim ako ng Panadrex para pang sakit sa ulo or pang lagnat, ganun yung ininom ko. Panadol, ganun. Okay, uminom ako ng isang ganun after ko nag kain ng hapunan, then sleep, then okay na. Then medyo masakit lang siya konti dito sa akin. Ano. Then after 2 days, after kinabukasan na pala, after kinabukasan, siyempre pumasok ako. Doon yung parang nararamdaman ko na parang nilalagnat ako. Parang feeling ko, yung alam mo yung nilalagnat ka na nasa loob yung lagnat mo. Na parang pati yung mga kalamnan mo, parang kung sa Bisaya pa namumuy-puy ka, parang nawawalan ka ng lakas. Ganon. Tapos parang feeling mo gusto mong umidlip, gusto mong matulog,
kung gusto mong humiga, parang ganun yung feeling mo na may sakit ka. Ganun, di ba? Siyempre, siguro yun yung epekto ng gamot na in-inject. Kaya ganun yung nagiging feelings ko. Then, after nun, kahapon, ganun yung naramdaman ko. Basta kumain na ako, wala naman ano sa pagkain, gamagana naman ako kumain, okay naman. De, pagkagabihan, nag-inom ako ulit na isang Panadrex. Tapos, parang feeling ko parang pagod na pagod ako, gusto kong matulog, ganun. Kaya, after ko naghapunan, inom ako ng Panadrex ulit. Tapos, tulog, parang antok na antok ako, tulog ako din. After nun, kinabukasan, pagising ko, nawala na yung ano, nawala na yung parang naramdaman ko na tatrangkasoyin ako. Nawala na siya. Kasi siguro yun lang yung epekto ng gamot na after na inject. Okay? Kaya 2 days, parang wala na siya after 2 days until now. Ngayon 2 days na po ngayon. Is wala na naman akong naramdaman. Is parang ang sarap nung parang feeling mo na parang medyo mapawisan ka na after 2 days na gusto mong parang mapawisan ka na yung katawan mo, makakapawis ka. Ang sarap ng feeling ng katawan mo. Kasi parang nagdadagdag ka ng energy. Okay? Tsaka yung parang nararamdaman ko dito sa tuhod ko na parang nawawalan ako ng lakas, eh wala na siya. Okay? Ganun lang siguro mga guys, yung magiging feelings mo after ng vaccination. Kaya ganun lang, inom lang tayo ng gamot na pang ano, kaya gaya dito mga panadol lang naman tayo para mawala yung nararamdaman mo na parang lalagnatin ka o tatrangkasuhin ka after ng vaccination, guys. Okay, yun, wag po kayong magtakot magpa-vaccine kasi guys, yan po is protection po natin yan. Okay, wala naman sigurong wag kayong maniniwala nun after 2 years, after 3 years mamamatay na tayo lahat. Eh di dapat pala, eh kung totoo yung mangyayari na gano'n, eh ibig sabihin, ubos na yung tao sa mundo. Kung sakasakali man magkatotoo yan. Okay? Pero guys, this is a protection lang po yung sarili natin. Okay? Kagaya ng mga bata tayo, yung mga bata, binabaksin din yan. Kung ano man yung mga sakit na pwede nilang protektahan sa kanilang katawan, kaya kailangan natin ng vaccination. Kaya po, hindi na ibig sabihin, nakabaksin na tayo, hindi na tayo magkakamabibirusan ng COVID. Hindi po guys. Yung vaccination guys is protection lang po yan sa sarili natin. Pwede pa rin tayong madadapuan ng virus na yan. Kaya lang, hindi na siya gaano makapenetrate sa'yo kasi mayroon ka ng protection sa sarili mo. Okay? Ganun yun. Kumbaga, may panglaban ka na. Kung papasok man siya sa'yo, may panglaban na po tayo. Kasi nakahanda na po yung sarili mo para labanan yung virus na yan. Okay? Yun po yung isa pong purposes dyan sa pagbabaksin po natin guys. Kaya wag po kayong matakot. Pag sinasabi kayong magbabaksin kayo, wag po kayong matakot. Kaya yun po yung gagawin nyo guys. Kung may schedule man kayo ng vaccination, kung ano, magpabaksin kayo, wag kayong matakot. Or mag-registered na kayo mga guys. Para po protection sa ating sarili. Para po sa mga yung sinasabi nilang yung ating virus na kumakalat ngayon. Kaya sa akin ngayon, after 2 days, wala naman po akong naramdaman, nakakaiba, tapos nawala na yung ano ko. Siguro, epekto lang yon nung gamot na binaksin sa akin. Kaya next dose ko, second dose ko po, and August 29 ulit, yung aking second dose. Okay? Yun na po yung second dose. Binaksin na po pala sa akin, tinurok na po sa akin pala, is Pfizer. Pfizer po yung aking tinurok sa akin. Kaya guys, huwag po kayong matakot magpa-vaccine guys. Protection nyo po sa sarili nyo yan. Kaya good luck po sa hindi pa naka-vaccine. Magpa-vaccine na po kayo guys. Magpa-register na po kayo para po mapa-schedule po kayo. Pag hindi pa po kayo natawagan, after 1 month or 2 months, i-modify nyo lang lagi guys. I-modify nyo lang lagi yung inyong registration para po ma-schedule na po kayo ng pag-vaccine. Okay guys? And good luck po sa lahat ng mga magpapabaksin. Huwag po kayong matakot. Safe po yan para po sa sarili natin yan.